So, yun mga idol, magandang araw sa inyo. Dahil Ramadan ngayon, wala kaming ganong biyahe. Naisipan ko na pagawa na yung mga sira ng truck ko. Unang-una itong bintana ko, yung salamin, ayaw nang umangat. Sira na yung motor niya, ayaw nang gumana. Pag inaangat ko, nagamitan pa ng kamay yan, tinutulak ko pataas. Kaya pag nalubak ako, pusong bumabagsak, bagsak talaga siya. Kaya mahirap pag matakbo ka tapos biglang bumaba na hindi mo na nga siya maayangat na. Tapos ang pangalawang sira, yung mga busing niya kahit walang lubak, makalampag, ano yung pabit, maingay, tagad-tagad-tagad-tagad, mga ganon-ganon. Yun, ipapagawa natin sa workshop number 4 namin. Dito kasi sa workshop namin sa main, hindi yan ginagawa dyan. Or in ano dyan eh, troubleshoot mga sira-sira na sasakyan. Sa workshop number 4, mga ginagawa doon yung mga truck namin na may damage, mga nababangga. Yan. More in ano sila, carpenter yung mga repair ng mga sasakyan, mga damage, mga bangga-bangga. Bali, workshop namin mga idol, apat yan. Ang workshop number 2, para sa mga hydraulic naman yun. Tapos yung workshop number 3 naman, under chassis yun, doon nagbibuild up ng mga lubib, mga dump box, doon nag-a-assemble. Yun, kaya pupunta ako doon sa workshop number 4 namin para magpagawa. Pero bago yun, kukuha muna ako ng request dito sa may, kung ano ipapagawa ko, kukuha ako ng request, papakita ko doon sa workshop number 4. Pagkatapos, yun, okay na, gagawin na lahat ng dapat gawin dyan. Tapos, kung ano pang makita ang sira dyan, papareper na rin natin para isang gawaan lang. Yun mga idol, on the way na tayo dito sa daan. Papunta na tayo ng workshop number 4 namin. Medyo masikip yung kalsada dito, kaya hindi kami pwedeng magdala ng lubid o maghila. Pag magpapagawa kami, ay naka-tractor lang para maipasok namin dun sa loob ng workshop ang aming mga truck. Pag may lubid kasi, wala kang maparkingan dito kahit putulin mo siya. Wala kang mapaparkingan sa sikip ng daan. Halos mga dikit-dikit kasi dito, puro pagawaan yan. So, yan ang workshop namin dito sa bandang kanan. Pagawaan ng mga truck, mga nire-repair na mga body. Carpenter. Yun, dito na tayo sa loob at papasok tayo dyan mamaya-maya lang. Papakita lang natin ang ating request na ipapagawa natin. Yun mga idol, at napansin ko nga itong bumper natin, medyo may damage na siya, mga galaw-galaw na, kaya naisipan ko na ipapalit na rin siya. So kumuha na nga kami ng pamalit. Kumuha na yan, bumili na sila ng pamalit na yan. Pero hindi yan kasama sa request ko. Eh nakita ko pwede naman palang palitan, kaya sinama ko na. At yan, at binabaklas na yung motor ng bintana natin. Papalitan na nila ng bagong motor para gumana na siya. Ang hirap kasi gamitin pag yung hindi siya gumagana, lalong-lalo na pag nasa biyahe ka, bigla na lang babagsak. Nakabukas yung bintana mo, talagang yung hangin pumapasok sa loob. Yan. At ngayon, hindi na tayo mahihirapan dahil maayos na siya, mayroon na siyang motor, pwede na siyang ibaba, itaas. At yan ang mga nire-repair nila dito mga idol, yung mga truck na yan. Pinabagong pintura lahat. At yung isa dyan, pull out na. Mamaya-maya lang ay ilalabas na yan. May kukuha ng driver. Nandito na yung driver eh. Ipulan na yan. Okay na yan. Tapos na siyang gawin. Kaya pull out na. I-start na lang yung mamaya. So mga idol, ito yung papalitan. Itong busing natin yan. Buo yan, isang set. Kasama yung bakal na yan. Isang set, tatanggalin nila yan. Papalitan ng bago.
Bali, umorder na kami ng bago dyan. Nandiyan dyan na rin. Isasalpak na lang nila. Pagkabaklas niyan, diretso salpak na. So, yan mga idol, at binabaklas na nga. Isa-isa na nila. Mayroong gumagawa doon sa bintana. Mayroon din nagbabaklas dito para mabilis ang trabaho. Tulong-tulong sila. Kaya saglit ang gawin yan. Pero pag hindi mo alam ang diskarte pagbabaklas niyan, mahirapan talaga. Pero sila, mga expert na yan eh. Mayroon silang mga ginagamit na tools, lalo na yung pag binaklas nilang lahat yan, ginagamitan nila ng mga jack yan sa ilalim para yung cabin hindi bumagsak. So yan mga idol, at ang tabayanan natin ang kanilang pagbabaklas. Nabaklas nila, inuna nila yung ating shock absorber para sa harapan, dalawang shock, yung mga iba pa baklas-baklas na, yan, isusunod na nila yung pinaka bushing na yan, yung bakal na to, yan huhugutin na lang yan, tatanggalin yung mga bolt, sabay hugot na lang yan, isang buong hugot na siya, pag natanggal na yung mga bolt na yan. Thank you.
yun, nililinisan na nila yung isang truck at kukunin na ng driver. Andiyan na yung driver eh. Ready to pick up na to. Matatapos lang gawin, pinturahan lahat. Okay na. At malapit na rin mabaklas tong ating busing, pati yung kanyang bakal. Kunting ano na lang, sungkit-sungkit, mababaklas na to. Ayan o. Kalas na rito eh, sa kabila eh. Yan ang mga busing, mga idol, yan ang mga sira niya. Yan, mga sira-sira na yung mga goma, kaya maingay siya. Hirap tanggalin yan eh. Kaya isang set na tatanggalin, kasama na yung mga bakal. Yan, natanggal na. Okay na. Diyan ka na. Yan o, mga sira niya o. Pinaka-goma, yung mga rubber ang sira. Apat yan, yan o. Ito yung isa, tanggal na talaga o. Lumabas na siya. Yun at naisalpak na nga nila yung bago. Madali lang nila naisalpak. Nakakabit na. Ibobolt na lang yan. Tapos ikakabit niya. Nakakabit na rin yung mga shock absorber. Okay na yan. So, yan. Binabaklas na rin yung ating bumper. Yung harapan. Dadali ngayon nila yan sa workshop para sa ibang workshop para papalitan din ng goma. Yan, kasalukuyan na binabaklas ang ating bumper at kinakabitan na ng bago para magmukhang bago na siya. Ito yung mga luma natin, oh, durog-durog na, oh. Wala na. Kumakalampag na eh, yung bang naano na ng hangin. Kumapalakpak na siya. At yun, nakakabit na. Okay na siya. So lalagyan na lang natin ng sticker yan pagdating dun sa main natin, sa workshop. Ando rin yung mga sticker niyan eh. Tayo na lang maglalagay niyan. Ayun mga idol, at andito ko na ako sa workshop namin, number 1. At nilagyan ko na rin ng mga safety, yung pinaka sticker. Kasi pag wala kang sticker na ganyan, mahuhuli ka. Kailangan mayroon siyang safety sticker. Okay na siya. Smooth na smooth na ngayon, oh.